Ngayon guys, magpo-full wave tayo ng motor. Ito yung kailangan nating mga gagamitin sa pagpo-full wave. Wire na number 16, 18, number 18 na wire. Tsaka shrinkable tube ito. Cutter, electrical tape, tsaka yung pinaka-importante sa lahat, yung charger niya, rectifier. Lihowa guys yung magandang gamitin. Lihowa na brand. Tapos kailangan natin ng number 8 na 8mm na socket. Tsaka to 8mm para pagbaklas ng makina. Tsaka panghinang. Ito medyo luma na. Panghinang natin. Siyempre kailangan niya ng lead, tingga. Kailangan natin ng tester. So yan, yan guys ang magagamitin natin mamaya. Merong magpapa full wave sa atin ng motor. Low bat problem ang problema ng motor niya, laging low bat. Kahit bago yung battery. Ito. Oo. Kumukurap-kurap siya. Walang karga yung battery. Bago ba battery? Check natin kung nagkakarga. Kailangan natin. Ito ba yung gilas na? Oo. Tanggalin natin itong takip. Tapos so ito yung kulay dilaw, puputulin natin to, tsaka yung coil sa ilalim nito, yung wire meron yung sa ilalim, puputulin natin, pagsasamahin natin dito itong dilaw tsaka yung ground nyo dito. Ihinangin ko muna. Dudugtong ko yan guys ng wire. Tingnan mo yung papalitan natin itong maliit na rectifier. Lakad ang papalit natin. Full wave. Lihuwa. Patuloy natin itong wire. Ganda kaya nga yun. Kita pati kabilang kalsada eh. So guys, yung connection na ito, ito yung dalawang galing stator, yung kulay dilaw tsaka kulay puti. Ito yun, pinutol natin doon. Pinutol natin, dinugtungan natin itong dalawang wire. Dito natin kakabit sa bagong rectifier na full wave, yung Lihowa. Ito, kulay dilaw tsaka kulay puti. Wire ng rectifier. Kahit magkabaliktad to guys, okay lang yan. Then yung niya, red ng rectifier, tapos red ng motor. Yan, i-coconnect mo lang siya, positive yan, papuntang battery. Ito yung ground ng motor. Ground, kulay green ng rectifier, coconnect mo sa kulay green ng motor. Ito yung kulay black, yung black. Lagyan mo ng wire, lagyan natin ng wire ito, papunta dyan sa susian. Ito yung susian. Kakabit mo to sa accessories wire. Yung kung saan yung nagsusi ka, tsaka lang siya magkakaroon ng power. Papunta yan dyan. Kasi ito yung block. Ito yung block. Ito yung control para hindi mag-overcharge. Kasi pag wala itong block, aabot ng halos 20 volts ang kuryente nito. Pag nilagay mo to, yung normal lang. Mga 14.8. Kanina 14.8 yung sagad niya. Yun. Kanina nung binuksan natin to, walang charging, dito lang gumagana. Kahit 1 volt walang lumalabas. So nung nakabit na natin to, na full wave na natin,
pati yung stator na full wave natin, okay na, good na. Ang ganda na ng, ano, ng kuryente. So, eto guys, tignan yung wiring nung gumawa. Diba kung saan galing to, saan galing na shop to. So, ayan, sahog na lang po yung kulang. So, aayusin na lang natin to. Total, tapos na yung, ano natin, full wave. Yeah. Buksan mo yung ilaw. Yan. Nakas 14.8. Kanina wala, kahit zero eh. Pero yung charging. Sabayan natin na zero. Good. Okay na. Good. Okay na. Good mo yung charging mo.